Pumukaw sa aking atensyon ang isang delivery rider na ito na nasa gedli ng ating shop. Tingin ko meron siyang problema at usisain natin ito. Repa. Ibaba natin ang oil dahil di umano, monthly daw siyang mag-change oil. Sabi ko nga sa kanya, kahit maximum 1,500 kilometers, magpalit ka na. Gantong klase sana ng oil ang ilalagay ko, subalit baka mag-racing-racing siya dahil mabasa niya may nakalagay dito Extreme 1 Racing. Elite Scooter Oil ng Extreme 1 ang ating isasalya para sa ating mga delivery rider or daily use dahil ito ay bukod sa mura na, nauutang pa. Kahit gaano kagaling ang iyong oil, basta napabayaan mo yan, dapat every 1,500 kilometers, palit ka na. Hindi porque change oil lang ang serbisyong gusto niya, change oil lang talaga ang gagawin natin. Check na rin natin ang kanyang air filter para maging banayad ang takbo ng kanyang makina at hindi mahirapan. Upon checking, napansin ko nga na may tumulo dito na parang sipon na kulay itim, kaya pala medyo nahirapan ang kanyang makina, possible na barado na ang air filter niya. Linisin na rin natin ang mga excess oil dito sa kanyang airbox, baka mamaya higupin ito ng kanyang cylinder at mag-usok, kabahan siya bigla. Hindi na makahinga ang breather ng kanyang oil kaya sumuka na ito sa kanyang airbox. Isa pa sa nagiging sanhi nito, kapag barado na ang inyong air filter ay para bang wala ng power ang inyong motorsiklo. Kung kaya't papalitan na rin natin to ng bagong air filter. Napansin ko lang na medyo may crack na ang kanyang gulong. At kakaiba talaga ang hugis nito dahil parang may bukol-bukol. Sabi niya nga dyan ay kapapalit niya lang daw ng gulong na ito, subalit second hand dahil medyo tight budget nga siya. At ang sabi ko nga dyan ay mag-ingat ka dahil medyo mahina na ang stopping power ng gulong na yan. Isa pa ang preno mo, adjust natin. Magkaiba ang kanyang front and rear tire, inusisa ko. Sabi ko hindi na pwede to, ngunit sumagot siya. Sabi niya pwede pa yan, sabi ng aking bulsa. Kaya naman chinek ko ang kanyang gulong dahil napansin ko na may bangas ang kanyang motorsiklo. Tingin ko ay umi-slide siya o yung stopping power niya ay nawawala na. Kaya sa mga delivery rider dyan, ingat po tayo sa pagmamaneho, lalong-lalo na kung kayo ang breadwinner sa pamilya. Lumabas po tayong nakatayo, uuwi tayong nakatayo. 800 lang ang isasali natin dito. Sa gilid ng battle, mayroon dyang sukatan, tansyahin nyo na lang. Basta 800 lang ang isasali natin dito. Adjust natin ang kanyang brake lever kasi meron mga rider na ganito ang kanyang braking habit. Dalawang daliri lang ang sa preno at yung dalawa sa ilalim. Subalit kapag sumabit na ang lever sa inyong daliri, hindi na makukuha yung tinatawag na pulley stopping power ng inyong preno dahil kumalso na ang inyong daliri sa ilalim. Unlike sa apat na daliri na kapag piniganyo, masasagad nyo hanggang sa inyong grip. Ayan o, tingnan nyo. Sumasayad ang aking daliri, kung kaya't pag preneno mo, kakalso ang iyong daliri dyan, i-slide ka talaga dyan at magdidere-derecho ka kung saan man yan papunta, lalampas ka sa pagdidilibiran mo. Ayan o, umiikot pa rin ang kanyang gulong, kung kaya't i-a-adjust natin to para safe pa rin ang ating rider. Sa mga hindi nakakaalam, dito sa likod, sa ilalim, may purpose po yan, pihitin nyo lang pa kanan hanggang sa makuha nyo yung tamang grip na kaya nyo sa inyong preno. Pihitin nyo lang yan pa kanan, then tansyahin nyo kung kakapit na. After natin i-adjust, eto na siya ngayon. Kahit two finger lang ang gamit natin, ayan o. Magpo-pull stop na yan at hindi sasayad sa daliri ko sa ilalim. Ayan. So mamaya, a-adjust natin to ayon sa preference ng daliri ng rider. Sa ngayon, pakita ko lang sa inyo na ganito ang dapat nyong gawin. Ayan o. Kumakapit na siya, hindi na kumakalso sa daliri ko. May damage din pala ang kanyang fender, kaya talaga doble ingat talaga tayo sa pagmamaneho sa kalsada. Palitan na rin natin ang kanyang transmission oil, isagad na natin ang serbisyo para sa rider na ito. Dahil nakita ko masipag siya. Hindi ito facial wash, ito ay transmission oil. 100 ml ang kanyang gear oil, kaya isasagad natin ang gear oil ni Extreme 1. Ito yung punto na tinatanong ko siya tungkol sa maintenance ng kanyang motorsiklo dahil napansin ko talaga sa taong ito na sobrang sipag niya, dedikasyon niya sa trabaho ay talagang ginagampanan niya para sa pamilya niya. Determinado talaga siya sa kanyang trabaho at talagang patas siyang lumalaban para buhayin ang kanyang mga anak. Wala na rin kasi siyang asawa at namayapa na daw ang kanyang asawa kung kaya't siya ang bumubuhay ng kanyang pamilya. Ramdam ko ang sakripisyo ng inang ito. Katulad din siya ng aking ina na binuhay kaming anim na magkakapatid hanggang sa kami ay makapagtapos at kayanin na naming mabuhay mag-isa.
Hanggang ngayon ay kinakamusta pa rin kami ng aming inay at patuloy niya pa rin kaming ginagabayan sa mga desisyon namin sa buhay at syempre pinakikinggan namin siya dahil mas nauna nga siya sa amin. Sana po mapanood niyo ang video na ito at PM niyo ako, sagot ko na ang gulong niyo. Ayaw po. Tapos na rin. So maintenance na lang talaga. Check natin. Ayan lang ito. Pinalitan ko dito lang yan sa vulcanizing dito sa inyo, sa malapit sa inyo. Alin? Kasi itong gulong, binili ko lang second hand. Ah, second hand? Kasi na siya, malabas na yung fly. Wave. Ah, ito second hand to? Second hand na yan, sir. Sige, pag nagkaroon tayo ng gulong, bibigyan kita. Naku, talaga naman sir, sana po. Kaso napatay yung gulong. Bibigyan kita. Wala pa eh. Yung una, hindi ko pa po napalitan. Oh, sige. Tirahin din natin kasi, yan. Okay pa naman. Salamat, okay. Salamat. Ingat po. Salamat. Ingat po kayo. Merry Christmas, sir. Merry Christmas. Matamis ng ngiti lang ay sapat na. Dahil sobra niyo po talaga akong napahanga, kaya lahat ng ginawa sa motor mo ay libre na. Ingat po kayo palagi, nanay. God bless po. Labor and materials ay nilibre ko na sa kanya dahil sobra niya ako napahanga sa dedikasyon niya. Alam kong hindi mo ako kilala, nanay. I-PM mo ako kapag napanood mo ang video na ito.